Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Okay yung boses natin, okay? So paka na daw ito ni Tatay Digong, itong mga CCTV footage na to na hawak ngayon ni Sir Jonathan Morales. So na hindi ko alam kung saan nila nakuha ang impormasyon na yan na sasabihin nila ay nakuha ano daw tawag dito ay pakana daw ni Tatay Digong, no? So eto, may papanood ako sa inyo ditong video na kung saan ay si Tatay Digong ay nagsalita na nga. No, nagsalita na. Nagsalita. No? Nagsalita ito pa. Ipapanood ko sa inyo 'to ng paulit-ulit. Alam niyo kung bakit? Alam niyo itong sinabi ni Tatay Digong nito sa isang interview. Ay ito po yung mga ano, ito po yung tinatawag na talagang wala sa bokabularyo ng mga Duterte yung mga binibintang sa kanila na keso kaya daw may mga nangyayaring ganitong issue kasi nga ay tatakbo sa pagiging or gustong mapalitan na agad or gusto agad umangat ng mga Duterte sa pagkapangulo, lalong-lalo na si BP Sara, no? So dito, alam nyo, napakalabo yung ganyang usapin. Dahil dito sa bidyong to na interview kay Tatay Digong ay paulit-ulit niya pong idinenay at pinagsabihan niya pa nga etong si BP Sara na kapag ikaw ay naging presidente, sa totoo lang, sobrang hirap. Kaya pag-isipan mo maigi. Nung panahon ko nga, sabi niya, naikwento niya pa nga dito sa interview na to, na nung panahon ko nga ay sobrang hirap na hirap ako dahil kaya nga ako nangayayat, kaya ako nagkasakit dahil dyan sa ginagawa ko sa ating tawag dito sa ating gobyerno, no? Kaya ito isa sa mga pinakamalalaking sampal na video ni Tatay Digong diyan sa mga ano na yan, diyan sa mga tansu vlogger. Ewan ko ba ngayon, no? Ewan ko. Kayo ba napapanood niyo sila? Ha? Grabe sila ngayon. Ultimong si Jonathan Morales, guys. Ginawan nila ng alam mo yun, anong tawag doon? Yung kapag may kaso ka. Ano bang tawag doon? Sinesearch ko, hindi ko po mahanap. Wala akong mahanap sa Google na merong ganun si Jonathan Morales. At eto, na-explain na rin to ng dating police na si nakasamahan din nating vlogger na si Sir Buster TV na kapag kasi ang pinapalabas po ng mga tansu vlogger na itong si Jonathan Morales ay isang convicted. Dahil nga dun sa inilabas nila na, alam mo yun, yung mugshot. Yan, tama, mugshot. Oo. So, sinasabi nila na convicted. So, eto, na-explain na to ng iba't ibang mga kasamahan ko, ng mga vlogger, lalong na si Sir Buster TV, na alam natin na maraming alam sa batas yan at dating nanungkulan yan, no? Kapag ikaw ay na-mugshot, natural, may ano ka, ibig sabihin ay may warrant, no? So, hindi ibig sabihin nun ay convicted ka, no? Hindi ibig sabihin dun ay convicted ka. Mugshot, Lisa's mug. Hey, ano yan yung comment nyo dyan, ha? Badyan, ha? Badyan. Oh, baka mag-gurgur tayo. Ha? Mag-gurgur. Easy lang. Isip puso. Puso, isip. Ipuso. Isip. Hala. Alam nyo, sobrang ka-fake nyo saan na po ng mga tansu vlogger. Lalo-lalo na kaya, no? Kay, di ba, si Marlica, inanuhan na nga nila. Ginawan na nila din ng kwento. Yung about dun sa asawa ni Marlica na pinatay daw ni Maharlika yung kanyang asawa. Oo, kaya nasa kanila daw yung autopsy nung asawa. Tsaka sabi ko nga, medyo may malaking kalokohan yun
sa kadaylanan nga na autopsy ng America, from America mapupunta sa pangkaraniwang vlogger. At may nag-chat sa akin, ha? Impones, ha? May nag-chat sa akin. Sabi, oh, sabi. yung nag-ano daw, yung nag-send daw dun sa Tansu vlogger na autopsy nung asawa ni Marley ka. Ito, wala naman akong ano dyan kay ano, no? Ay ano daw, kapatid daw. Kapatid daw nung asawa dati ni Marley ka na Black American ang nag-send. Sabi ko, ha? Paano nangyari? Para posible, napaka-posible, no? So ito, mapunta na nga tayo dito. Kita kay Digong, gawa ng palagi nilang inuulit-ulit na pakana nga daw ng mga Duterte, pakana nga daw ni BP Sara daw. Itong CCTV footage na ito, pakana daw to para siraan ang mga ang Marcos para daw makapwesto na ulit ang mga Duterte sa pagiging Pangulo. Alam nyo, sa totoosin lang, ito, bago tayo magpunta doon sa video na to, kung gugustuhin lang namin ng mga DDS, kung gugustuhin lang namin, totoosin, wala namang kala Tatay Digong yung ano, eh. Nasa taong bayan. No, nasa taong bayan. Kapag nag-people's power, na alam naman natin na ayaw ni Tatay Digong ng ganyan, pag nag-people's power, surebull kayo dyan. Tanggal kayo dyan. Pag nag-ano, kapag nagtulong-tulong ang mga taang taong bayan para mapatalsik kayo. Tsaka ito pa isang nakakabobo. Unang-una pa lang, dun pa lang sa ayaw nga dapat kung talagang gahaman sa kapangyarihan si Tatay Digong at ang mga Duterte. Dapat nung panahon pa lang ni Tatay Digong bilang presidente siya, yung konstitusyon na yan, dapat, di ba? In-extend yan ang in-extend yung termino niya. Kung yun naman pala ang talagang, ang kagustuhan ng mga Duterte, di ba? Ma'am, shoutout sa inyo. Mamaya shoutout ko kayo lahat, ha? So ito yung video. Panoorin natin to, ha, mga ka-DDS, at pakishare to. Para mahaba-haba itong video na to, pero nasa pinakabandang huli na sinabi ni Tatay Digong yung about kay BP Sara, na pinagsabihan niya nga si BP Sara sa kadahilanan nga na napakahirap maging presidente. Tapos dito, napaisip ako. Sabi ko, sinabi kasi ni Tatay Digong dito sa video na to na nung presidente siya, ganito kakapal yung pinipirmahan niya araw-araw. So syempre, babasahin niya pa yun, hindi lang basta-basta pirma. Napaisip ako, sabi ko, paano pala nung time na etong si Baby M ay nasa around the world or nagtatravel. Sabi ko, paano? Sino gumagawa ng mga ginagawa ng Pangulo ng mga pirmahin? Kasi si isang araw nga daw, halos hirap kang tapusin yun, eh. Kasi babasahin mo pa, pipirmahan mo pa. Sabi ko, sino gumagawa? Si Tamba. Kaya pala wala sa ayos yung Pilipinas ngayon, eh. Oo, kasi wala, eh. Hindi pala presidente yung nagpipirma. Wala lang ako. So, eto yung video. Eto yung video, guys. Marinig niyo to maigi at na at sa isip niyo po yung mga sasabihin dito ni Tatay Digong. Talagang sobrang dito pa lang talagang kapanipaniwala na po na ano na wala talagang balak si ang mga Duterte para angkinin agad-agad, no? Angkinin agad-agad ang termino ng pagiging pangulo. No, so ito, panoorin ho natin. Ano daw? Oh, ito. Babasahin ko muna nga ito. Buwis buhay ang ginawa ni Sir Jojo Morales dahil lang sa pagtatanggol niya sa mamamayang Pilipino na dapat nang maputol ang kawalangian ng mga bangag na gobyerno. Oh, ito pa pala, speaking of Morales, ha, about sa Senate hearing, ha, may ito, ha. Ito, hindi pa naman to 100%, pero balibalita pa lang naman po. No, balibalita pa lang. Yung CCTV video po daw, sa nahawak ni Morales ay hindi daw po
hindi daw ha, daw, ibig sabihin, wala pa tayong 100% na, ano, na patotoo. So, parang inahadlangan daw po na hindi ipa-play itong CCTV video na hawak ni Jonathan Morales sa Lunes. Bukas? Bukas ba? Wait lang ha. Hindi ako matandain sa araw. O nga, bukas. So, hindi daw po ano, hindi daw po parang inahadlangan daw ha. May nakausap kasi ako, may kaibigan kasi ako doon at narinig niya na parang hindi daw ipi-play ang CCTV video na hawak ni Jonathan Morales dahil ito daw ay edited. Yun ang sinabi nila. Pero alam ko, nandiyan naman si Senator Bato de la Rosa na talagang siguro ipapa-play yan. No? Ipapa-play yan ni Senator Bato de la Rosa. Maaari, siguro, si Senator Jinggoy, hindi siguro mangyayari yun talaga. Pero si Senator Bato ang asahan natin dyan pagdating sa pag-play ng CCTV footage ni Jonathan Morales, ni Sir Jonathan Morales. No? O, bagong, anong bagong sulpot? O, bagong sulpot naman itong vlogger. Baka bagong ano ka lang. Bagong gawa ka lang na dummy account kaya hindi mo kilala. Visit na to, bago sulpot daw. Mm. No, so kayo, papayag ba kayo mga ka-DDS na hindi i-play yung video sa Senate hearing bukas? Ha? Papayag po ba kayo? Kasi parang ano eh, parang yun daw ang balibalita eh. Na wala daw ano eh, na hindi daw i-play yun. Kaya sabi ko nga, nako, kapag nangyari ho na hindi ipi-play ang video na yan, eh sobrang ano, sobrang, baka bang wala po ang mga DDS, ang mga Duterte supporters po niyan. Lalo na yung mga tigahanga ni Jonathan Morales. Yan ang mahirap dyan. Tapos, balibalita din na doon na rin sa Senate hearing daw, ipi-play na rin yung... Ewan ko ha, kung totoo itong about... medyo nalalabuan ako doon na yung about sa pulburon video. Ipi-play na rin daw doon sa Senate hearing kasi parang ibubuhos na lahat daw ni... Ibubuhos na daw lahat ni Jonathan Morales yung mga ebidensya na hawak niya para ano daw. Kasi, di ba, hinahadlangan na nga, ayaw na nga, parang gusto na nga ipatapos yung ano, ipatapos yung hearing na yan. No? Naku po, eh, kung ganyan ang ano natin, lagi na lang pag-ahadlang, naku po, eh, malaking gulo siguro yan. Kailangan mo play yan para sa kapakanan ni Morales. So, di ba? Kailangan talaga i-play. O, yan, dami nagre-request, oh. Dapat i-play ang video para malaman ng ang totoo, oh, 'di ba? Well, dito pa lang ah, sa channel ko naggagalaytin na sila, oh. Yung mga Duterte supporters, mga DDS, mga kapwa natin DDS supporters. Eh paano pag hindi niyo pinili yan sa Senate hearing? Eh yari tayo diyan, yari kayo diyan. Kalokohan 'yan pag sinabing edited, tama. Pero ang aasahan natin ho dito si Senator Bato de la Rosa. Alam ko na hindi rin papayag si Senator Bato de la Rosa na hindi i-play ang ano na yan. Hindi i-play ang hindi siya papayag na may ahad lang diyan. No? Yun lang naman po mga balibalita ha na inahadlangan nga daw po. Mukhang hindi i-play ang CCTV video. Oo, mukhang babaliwalain po. Eh, kung ako po tatanungin, eh, magagalit po ako niyan at makakapag-isip ako ng hindi maganda pag hindi pinilay yan. Kasi yan ang isa sa mga ebidensya na hawak ni Jonathan Morales, di ba? Oh, tapos naka-blurred naman, kaya safe talaga yung lalaki doon. Oo. Bigyan ng 24/7 protection si Mr. Morales, sabi ni Sir Darrell. Dapat play yung CCTV. Tsaka ito pa pala. Ito pa pala ang isa pa na ano, parang maghahain daw ng kaso itong si James Kumar
laban kay Morales at itong lalaki na kausap ni Morales. May napanood kasi akong Tansu vlogger na naglabas siya ng screenshot or conversation ng source ng kanyang source. So hindi ko na i-play dito, no, baka panoorin niyo pa. O hindi magkaka-views na naman sila, no? So kakasuhan daw para kakasuhan at yung kausap dun sa cellphone kasi inilabas daw ni Jonathan Morales itong CCTV video, no? Sabi ko, ano na namang bangkalaklasing kagaguhan to? Ano na namang bangkalaklasing, ay salamat po ma'am. Ano na bang bangkalaklasing pakulo na naman itong pautot na naman itong ginagawa nila? Kasi ano daw yun, private, ang katwiran ng Tansu vlogger ay private conversation daw yun. Kaya bawal daw. Sino po ba may alam sa batas dyan? Si Sir Buster, nandiyan ka ba? Sir Buster, Sir Spencer, yan mga tropa pits natin, Jojo. Master Judea, nandiyan ba kayo? Nanonood ba kayo? May kaso ba talaga sa ganon? Kasi may napanood ako eh. Kakasuhan daw si ano, si Jonathan Morales dahil nilabas daw yung private conversation at maybe at yung sa CCTV video. 'Di ba ano 'yon? 'Di ba professional hindi, wait lang. Private ano naman ni Jojo 'yon? Ni Jojo ni Morales 'yon. So bakit 'di ba? Wala namang kaso sa ganun. Kasi pagmamayari ni Jonathan Morales yung CCTV video eh. Bakit kakasuhan siya? Tapos naka-blurred naman yung ano, naka-blurred naman yung mukha nung lalaki. Yun nga lang, yung pangalan na Joma, na James Kumar ay narinig natin. Oo. Oh, ito sabi oh. Sa hindi yun, private kasi kuha ng CCTV mo. Si Ate Nadit pala to ah. Si Ate Nadit to pa si Mala after 4 years nagpakita rito sa live ko. Oh, 'di ba? Tama naman eh. Kaya ba paano kakasuhan si Jonathan Morales? Bakit siya kakasuhan ni sarili niyang video 'yun? Sarili niyang ano 'yun? Sarili niyang pagmamayari niya yung video na 'yun. Ano? Ewan ko na lang ha, so bukas natin malalaman yan sa hearing kung talagang kakasuhan siya. Sa pagkakalang ko, di pwede kasuhan si Mr. Morales dahil yung CCTV video eh, pagmamayari niya at nasa loob ng property niya, tama? Niya at may karapatan siya ipakita sa madla yung video. Oo, pagmamayari ni Jonathan Morales yun eh. Hindi, ang tinutukoy kasi, ano daw, nailahad daw yung pangalan. Nailahad daw yung pangalan ni James Kumar at involved, at doon daw sa video ni Maharlika ay sinabi daw doon ni Jonathan Morales na ipapapatay siya ni Lisa. Ang pagkakaalala ko, Wala namang sinabi si Jonathan Morales na First Lady Lisa Marcos. Ang sinabi niya lang ay Lisa. So kung sasabihin mo ay Lisa, malabo pa rin makasuhan doon si Sir Jonathan Morales. Binanggit kasi ang name. Kahit na binanggit ang name, oo, una-una, hindi naman si Sir Jonathan Morales ang nagbanggit. So hindi pa rin siya makakasuhan. Maaaring makasuhan yung kausap dun sa cellphone. Bakit niya binanggit? Ngayon, malalaman natin yung bukas at malalaman natin kung haharap tong lalaki sa CCTV footage, no? Na kung ipagkakalulu niya yung tao dun sa yung kausap niya, 'di ba? Oh, 'di ba? Oh, malabo. Malabo talaga. Oh, personal property and for his own security, 'di ba? Oh, sabi ni Ma'am Susan, tama nga. Oh, she has the right to share his footage to social media kasi nga pagmamayari niya 'yon. So,
Ano yung sinasabi ni ano? May attorney eh. May isa pang attorney. Oh, di ko alam kung attorney ba yung ewan ko, napapanood yung ano, yung parang hinuwaan ng blade yung mata para lang makakita. Parang hinuwaan ng blade yung ano, hinuwaan ng blade yung mata para makakita. Attorney daw yun eh, yung vlogger na yun na napanood ko eh. Attorney ano yun? Basta hindi siya kilalang attorney pero pasado siya ata sa pagiging attorney. Either na-mention ng name ng tao or group sa video, basta any video eh pagmamayari ni Mr. Morales. Walang problema or kaso kasi siya ang original owner. So, alam niyo minsan na katulad din, ang daming mga Tansu supporters, oh. Oh, mga ano daw, bayaran daw ako. Ayun, oh, ano naman, oh. Daming mga Tansu supporters. Alam niyo kayo mga Tansu supporters. Hindi niyo alam na pinagluloko lang kayo ng mga vlogger ng Marcos, ng mga sumusuporta kay Marcos. Pinagluloko lang kayo. Hindi niyo ba alam lahat ng inilalahad nila puro ka fake newsan? Unang-una dun sa mugshot, maling-mali na 'yon. Pangalawa, yung sa CCTV, nakakasuhan daw si Morales. Oh, o tingnan nyo, magmamayari ni Morales yun, tapos siya pa yung makakasuhan. Para naman kayo mga timang, para naman kayo mga, ano, wala ba kayong tamang pag-iisip? Mga Tansu supporters, wala kayong tamang ano? Karang kaya na ba talaga kayong manipulahin ng mga vlogger? Kaya na ba kayong manipulahin ng mga Tansu vlogger? Buta na, may nakita pa ako doon na kakilala ko. Graduate ng teacher. Tuwa siya sa mga Tansu vlogger, paniwalang-paniwala siya about sa CCTV footage na ano, na nakakasuhan si Jonathan Morales dahil doon. O, di ba? Sabi ko, mayroon dito sa ano na to. Ano ba, ano bang mayroon dito sa mga sa mga Tansu supporters na to, no? Para hindi kayo na anong bangag din kayo eh. Ano to, ano? Jay, may lawyer, hindi yung makasuhan si Morales regarding sa CCTV. Oh, Jay, my brothers is lawyer. Hindi, oh, ito, oh. Paano yung sinasabi nyo nakakasuhan si Jonathan Morales? Ito nga si Sir, si Mama Lorena Ramos, oh. Tinanong niya pa sa mismo sa kanyang kapatid na abogado. Oh. Oy guys, like naman tayo diyan. Baka yung may mga ano diyan. So panoorin na natin 'to. Panoorin na natin 'to. Oo. Ang troll, kawawa sila, maawa ang nagbabayad sa kanila. Do alam niyo sa totoo lang, ito pa yung isa pa nakakagago diyan. Biro mo yung binabayad sa mga Tansu vlogger galing sa kaban ng bayan ng bayan niyan. O paano ko nasabi, 'di ba? Ultimong si Amy Marcos, sinabi niya na ginagastusan ng magkano yan? Ano yan? 50 million? Ano yan? 100 million ba? Or 400 million? Yung mga vlogger, yung mga tawag dito, yung mga naninira sa mga Duterte, ginagastusan sila. O, saan ba galing yung pera na yun? Eh, yung masama dun eh. Yung tik na yan. O, ito, protection niya yan. In case na ma-deplay sa Senate hearing, at least alam ng buong mundo pag may mangyari kay Morales. Oh, tama, may bayad ang kasinungalingan ng mga vlogger, ang mga supporters ni Bangag. Sila ang pag-comment, nakikita ang sa kanila ano, kaignorantihan. Ngita nito at dito. Oh, 'di ba? Ha. IQ 1% ng Tansu vlogger bulok pa. ano to? Wait lang ha. Ay, yung mga CCTV pala pag nakahagip ng krimen, kakasuhan pala ang may-ari. Pumunta. Oh, tama. Ay, wait lang, asan yung comment na 'yan? Oh, tama 'tong sinabi ni Sir Joel. Halimbawa, oh, katulad niyan, yung sa 13 billion pulburon na sinasabi nilang nahagip ng CCTV. Ang pagkakaalam ko doon ay parang yung sa may bahay ang nakahagip ng footage na yon.
No? So, ibig sabihin, kakasuhan yung may-ari ng bahay ng CCTV footage kasi ilalabas yun sa media, malamang. Kung ilalabas pa ba? Ah, kung mabubuhay pa ba ang tawag dito, ang 13 billion pulburon? Kung mabubuhay pa. Eh, paano yun? Eh, di kakasuhan din yun. O, di ba? Diba na, bulok ang sistema nyo, mga tanso vlogger. Oo. Napaka bababa ng mga IQ nyo. Eh, siguro nagtatanga-tangahan lang kayo. Siguro, baka para mapakita nyo lang sa handler nyo na binabanatan nyo si Morales, pinagtatanggol nyo ang mga boss nyo. Siguro ganun, kaya naiintindihan na rin namin kayo. Oo. Once na napatalsik ang bangag sa pwesto ito ang tansong trolls, dapat mademanda dahil alam nila ang payroll nila galing sa kaban ng bayan. Alam nyo, dati, kagaya ni Kalbo, ni Kalbong Bakla, lalabas at lalabas yan. Merong may mga nabayaran dyan na bandang huli, kukukak yan. Kasi kapag, alimbawa, sa 2028, so matagal pa naman yun, pag nanalo si BP Sara bilang presidente. So yung ibang mga tanso vlogger dyan, gawa ng for the views din yan, eh biglang lilipat yan. Biglang kakambyo yan. So magbubunga nga na ngayon yan, magchuchuchuchu na ngayon yan. O ganito, binayaran ako na ganyan, may ganito, may talent fee kami dyan, may allowance, may midnight snack pa nga. Wala, may midnight snack pa. Talaga, mangyayari at mangyayari yan. Tingnan nyo. Ito na. Sige na, panoorin na natin to. Ito, ipapanood ko po sa inyo to para itatak sa isipan nyo na hindi po sakim, hindi po gahaman ang mga Duterte sa kapangyarihan. Ito po, no, panoorin natin. Okay. Kunsa question ni Banat nung unahan po. Matindi po ang clamor ngayon para kayo po ay bumalik sa politika. And nabuhay po ulit yung pagiging patriotic ng mga Pilipino nung nakikita po nila na active kayo ulit sa politika in terms of pagkokomentaryo. Meron po ba kayong gustong sabihin sa mga Pilipino na talaga namang sumusuporta sa inyo? Ako ay kontento na. Ako ay komportable na, ako ay maligaya na sa binigay ninyo na panahon na ako maging presidente. Tama ho yan para sa akin. O wala na akong mahingi pa sa tao. Ayaw ko na. Pagod na ako. May mga anak ako ng mga politiko. So, hinayaan ko na lang sila sa buhay nila. Pero ako personally, ayaw ko na. But sabi ko nga, I would connect it with the previous question that a possibility might arise that I might run for senator. Oh, ano ha? Happy Mother's Day po pala sa lahat ng butihing ina at syempre sa aking nanay na rin na si Claire Marie Guevara at sa aking nanay dyan na nasa Bahrain na si Mama Dayan. At sa lahat ng mga magulang na nandito ngayon sa ating live, maraming salamat sa sakripisyo at pagtsatsaga at haba ng pasensya nyo sa amin na mga inyong mga anak, no? Happy Mother's Day. Mabuhay ang lahat ng ina. No, maraming salamat po. Alam nyo, utang na loob po namin sa inyo ang buhay namin. Kaya sa lahat po ng nanay na nandito ho ngayon, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. At kung meron man hong bayani na maituturing dito sa bansa natin, kayo po yun. So, thank you and God bless. Okay, tuloy natin. I said, it must be a compelling reason, not just a pang-politika. Kung pang-politika, pang-swildo, okay na ako sa retirement ko. Nakakain ako 3 beses isang araw. I do not need the money. I am not really young, I'm old, I'm tired, I'm true. Huwag lang sana akong mapilitan na magtakbo because I have to be there in the midst of governance
para marinig ang boses ko. Kasi ako from the outside... Ito yung hindi nila nagits sa sinabi ni Tatay Digong na kung ako man ay mapagbigyan na tumakbo ulit at mapilitan, hindi naman sa pagiging presidente. Mga tulonggis talaga kayo eh. Ay, maraming salamat, Sir Amam Ruby Victor or Sir. Yan. Alam nyo kayo mga Tanso Vlogger, napakatanga nyo talaga. Alam nyo bakit? Hindi naman na pwedeng tumakbo si Tatay Digong sa pagiging presidente. Ano ba naman kayo? Para kayong mga tulonggis. Kailan ba kayo pinanganak kahapon? Para akong masyadong... Well, not really the clout. Love you, Mama. The message might not really be that... clear to the people. Ngayon, kung sinador ako, magsabi ako, alam mo ito, masama ito para sa atin. Huwag natin gawin ito na every time na may ano, constitution wala na change. Yung constitution pang permanente yan eh. Then, somebody started to, I said, na wala na tuloy ito na ito. Hintuan na natin ito. So, diba? Alinaw ha, alinaw ng mga sinabi dito ni Tatay Digong. Ha, alinaw ha. Baka naman. Huwag kayo masyadong magbulag-bulagan sa mga ibinabayad sa inyo ha. Isipin niyo yung Pilipinas. Huwag kayong makasarili. Ito ano natin ito. Tumahimik na kayo diyan para nami-miss po nila yung gikan sa masa niyo po na programa, di ba? Bumalik na po ang SMNI. Yun ho ang plano ko para alam mo, idol kita, baka mamimik. Sana all. Masundan ko yung style mo pa. Pang-provincial lang man yung akin. Hindi naman po ano yun. Sana all, idol. Para rin na makapagsabi, makapagsalita ako sa mga issues. I might I do not want to be a part of a conundrum thing, ingay dito, ingay doon. But just to give a simple advice to everybody, either against a certain measure or for a certain program. Ganun lang yan. It's really all about my country. Lastly po, sir, message niyo po sa anak niyo si BPN9, no? Talagang grabe ho ang atake sa kanya nitong mga nakarang araw. Ano pong message niyo kay BPN9? Sabi ko nga kay Inday, ako magprangka ako. Kami-kaming mag-ama. Sabi ko, Day, dumaan ako dyan sa presidente. Pardon my statement this time. Sinabi ko sa anak ko, wala kang makuha dyan na, wala kang mapala. Trabaho ko lang, every night, magdating yung papeles na ganun. Matapos ka sa opisina, alas 9. Yan, dito ako napaisip eh, di ba? Si BBM ay puro travel nung mga nakaraan, di ba? So ang tanong, sino kaya gumawa ng mga sinasabi ni Tatay Digong? O kasi papaniwalaan natin to kasi former president to eh. Di ba? So sino gumawa? Si Tamba. Hindi kaya si Tamba. Hindi kaya si Tamba gumawa, ano? Alas 11. Magkain ka tapos hindi mo lang pirmahan. May pirmahan doon sa tao na ano mo yung executive secretary. Whom you trust. But the problem is kung abogado ka, abogado si Inday, basahin mo talaga. Kasi takot ka magkamali eh. Tama. Makatapos niya mga alas 6, mga alas 6 ng umaga, matulog kami saan hanggang alas 12. Tapos alas 2, ligo. Ganon ang buhay mo. Para kang clerk, sa totoo lang. Kung wala ka naman mong ambisyon other than really just being there sitting as... Oy, ba't may ano dyan? Ba't nang babash kayo? Huwag niya ano si Banat Bay. Wala namang sinasabi si Banat Bay dito about kay ano ah. Oh, ilabas natin yung issue ni Banat Bay at Marley. Ano ba naman kayo? The president, may sitting, meaning doon sa silya,
Walang kakwinta-kwintang buhay. Pati yung ulang, basi nagaano ka... basi gaano ka husay ng cook. Pagdating mo sa... wala kang gana palagi. Kaya natuloy ako pumayat ng pumayat ng pumayat. Buti na ka-recover ako dahan-dahan na ngayon. Oo nga, no? Laki ng pinayat ito. Talaga sabihin ko. Ako sabihin ko sa kanya. If it's only... kung ano lang na... wala kang makuha. At saka maliit yung sweldo. Makukuha mo yan dyan sa ano? Sa kaliit ng sweldo ng yawa. Magkano daw? Magkano daw sahod ko? Nag-ask ka ba magkano ang bayad kay Host J? 13 billion o. Kakasa ka ba? Grabe naman. Billionaire na ako. Kaya mga pagka-fake news na naman yan. Kuha na yan. Makukuha mo sa labas kung mag-practice ka. Tama. Pero kung sabihin mo na is there something in the presidency that would make you happy? Wala ho. Wala ho. Wala, I will not give it to anybody else. Pag kayo ko yung iba nang nagkikinig, talagang atat na atat kayo, go ahead. Pero para sa anak ko, yun ang masabi ko. But, you know. Ganda ng pahay ni tatay, di ko. Ano mo, buhay, swerte-swerte. Kung ano may swerte niya, I will support her. Whatever that that may be in the future. Diba? Dito pa lang patunay na wala talagang ano eh. Hindi, alam nyo, kadalasan naririnig natin sa mga politiko, kadalasan naririnig natin yung salitang oy, suportahan nyo si Sara Duterte, ang aking anak, dahil ito ay tatakbong presidente ng Pilipinas. Diba? May mga promotion agad eh. Wala pang eleksyon. May pinopromote na. Pero dito kay Tatay Digong, oh, ilang beses na talagang sinabi niya na walang... sinasabihan niya nga na mahirap ang trabaho ng isang presidente. Ngayon dyan nga daw siya pumayat eh. Pero yung mga... ikaw pagsasabihan ka ng tata, limbawa may pangarap ka. Pangarap mong maging pulis. So yung tatay mo, dating pulis. So sasabihan ka ng tatay mo na mahirap magpulis. Pag-isipan mo maigi kung magpupulis ka. Siyempre ikaw, di ba, panghihinaan ka, may point na panghihinaan ka ng loob eh. Di ba? Kaya napakalabong kagustuhan ng mga Duterte or utos ng mga Duterte itong CCTV footage ni Morales na yan. No? At kinuwento naman ha. Kinuwento naman ni Morales kung bakit niya inilabas yung CCTV footage na yan. Ano to? May personal na galit kay Banat Bay, kinig na lang. Oy guys, huwag niyo i-ano, iba yung usapan dito eh. Bakit nadadamay si Banat Bay? Dapat nga mag-thank you kayo kay Banat Bay. Oh. Video na itong ginagamit natin. Kayong ano, kayong bitter. Ano yan? Ah, kinat. Ano yung kinat? Ano yung kinat mo? Ba't hindi namin... bakit mo kinat yun, ha? Nagtawanan sila, oh. Ano to? Sa Hong Kong na ba to? Sa Hong Kong na, oh. Ha? Ano yung ano? Bakit tumawa si Banat ba? Tapos walang boses. Oh. O dito, meron pa yan dito, guys. Dito. Against, usually yan sa gobyerno talaga. Baka mapipilitan ako. Hindi mo sure. Hindi mo sure. Kung may compelling reason lang. Hindi mo sure. Kung wala, ayaw ko na talaga kasi pagod na ako. Sir, magandang gabi po. Maraming salamat sa sagot ninyo. Kayo natuwa doon. At least kung may compelling reason, meron kaming naging boses ngayong 2025. Ito po ang aking tanong patungkol dito sa PI. Dahil... yan po ang mainit na balita ngayon at merong di umanong pera kapalit ng pirma. Kayo po ba ay pabor dito sa People's Initiative na kung tawagin nila? Alam mo, they are denying
itong nagbibigay ng pera. But in some provinces or congressional districts for that matter, talaga nagbibigay ng pera, nag-umpisa na, ang buong Pilipinas, alam niyo yan. Hindi sa lahat, hindi pa kasi na full-blown ano talaga. But meron nang nag-umpisa, nagbigaya na, nagpapirma na, tapos na pagbigyan, nabigyan. So, ang totoo niyan, huwag na galit, magalit, galit na galit ang mga, ano, mga ob-ob na tansudog yun, oh. Galit na galit ba? Oh, hello, galit na galit kayo. Jay, hindi Jay kasi sabi niya, magkano daw ang bayad sa'yo? Kaya sabi ko, 13 billion na ha, parang si, Batang lang ba na 1 pounds lang ba? Oh, binayaran ako 13 billion, yaman ko na kaya ngayon. Kaya nga panay-panay ako live kasi ang yaman ko na. Ay, kasi si PRD hindi man lang pag waldas ng pera ng bayan kakapunta sa ibang bansa. Ang mga addict, syempre, mapapasarap sa pera ng bayan kasama buong pamilya, mga magnanako, kaya lalo na ikaw, Marcos at Lisa, nako po. Grabe, no? Tayo magbulahan, halata naman talaga at alam ng tao kung ano lang ang totoo, sabihin mo na lang para wala nang problema. Tama. Okay, nabigyan namin, ganun. Pero kung if you start to amend a constitution and you start by buying the signatures of the Filipinos for it to start the process, daanin mo sa bayaran, wala ngang election. It does not only leave a bad taste in the mouth, actually, it's almost... Hindi, ito maputol ko lang kayo kasi may nag-comment dito. Sabi, si Chris Untog content niya ang bangag kalbo daw si Morales. Alam niyo yung mga yan, wala naman talaga sa, ito hindi ko naman sinasabi na sobrang talino ko, ha. Yung mga yan, puro na lang ang gagawin nila sa mga Duterte at sa mga panig sa mga Duterte ay babalahurain nila. So, yun na yung pinaka ano nila, yan na yung pinakalaman ng utak nila, pang babalahura. Wala na, kahit panoorin yung mga video nila, wala namang mapupulot. Puro lang panlalait, panggagago. Pangwawalang ya, 'di ba? Kita niyo sa mga thumbnail kung paano babuhin yung mukha ni BP Sara, paano babuhin yung mukha ni Tatay Digong. Ganyan naman sila, eh. Wala nang ano diyan, wala nang bago diyan, guys. Kaya hiyain niyo na lang, mas maganda wag niyo na lang panoorin. Ang daming Duterte vloggers. Maraming DDS vlogger, yun na lang yung pagtunan niyo ng pansin. How would I term it? Repugnant. A disgraceful act. So, hindi ako pabor kung gano'n, hintuin na lang nila. Hindi pa ako nagsasalita kasi tinitingnan ko, pero kasi yung denial ngayon lumabas, yung araw na to, hindi naman totoo kasi sa ibang probinsya, pati doon sa syudad ko. Alam niyo, sa totoo lang, si Tamba ngayon, katulad nitong sinasabi ni Tatay Digong dito, alam niyo si Tamba, grabe ngayon magtrabaho para lang mapansin ng tambayan. Oo, talagang araw-araw talagang umiikot kung saan-saan. Oo, talagang ano, talagang pursigido na tumakbo ng pagiging pangulo si Tamba. Oo, halatang halata, eh. Ay, halos lahat ng news ngayon sa tawag dito sa Facebook, kung makikita nyo lang yung mga pages doon na na about sa politics, about sa mga ayuda, puro tambi ang ano, ang balita. Oo, puro ganito ganyan, namigay ng ganito, namigay ng ganyan. So para ang inano ko, para kaya saan 'yun? No, para kaya saan yung ginagawa niya, kasi una-una hindi naman siya yung presidente.
dapat anin eh, dapat trabaho ng presidente ang ganyan. Eh nangyayari ho ngayon eh, puta ka na, konting kibot, ano agad si Tambi. Oo, mamigay agad ng tulong. Ito, doon sa pamimigay ng tulong, wala namang problema ho doon eh. Diba? Pero sana, pasalamat na pasalamat kayo kay Tambi. Pero pera nyo rin yung pinamimigay. Pero pera natin yung pinamimigay nun, guys. Hindi niya pera yun. Hindi niya o pera yun, ha? Baka kasi iniisip nyo, ang bait-bait ni Tambi kasi namimigay ng ayuda. Mga ulopong, ulit-ulitin ko sa inyo, pera natin yun, hindi niya pera yun. Eh sa totoo sin, mas ano pa nga ako niya kay Romualdez eh. Ako, namigay ako ng ayuda sa sarili ko din pera. Sa kanya, hindi, galing sa kaban ng bayan yan. O, diba? Anit na yan. Parang ano eh, ang nangyayari, parang nagbigay tayo ng 1,000 sa gobyerno, tapos yung sukuli sa 1,000, yun lang yung natatanggap natin. Ayun na yung 5 kilong bigas. Diba? Kaya kalokohan yung mga pinagsasabi nyo dyan. Sa ibang distrito, nag-umpisa na ng bigayan. So, huwag na, alam mo itong Pilipino, may gagawin ka, tapos kung may tinanong ka, you deny. Mag-disclaimer ka kaagad. E puta, bakit mo gawin? Tapos, yun pala na maghugas ka lang ng kamay. So, why the kid? Bakit mo? Bakit mo paggawin? So, kung gawin mo, kailangan, the position is that you want the signatures kaagad because you want to change the constitution. And that constitution, gusto ninyong madalian, kaya kayo namimigay ng pera. Ang end result nito is that a new constitution, if ever, it will just destroy the nation. Walang, it will open the floodgates of political abuses, pati the perpetuation of powers. Kung sino ngayon, gusto nilang tumuloy-tumuloy. Hoy mga gago, kung mga ulol kayo, itong Hoy mga gago, mga ulol, ano daw? Gulat ako na kay Tatay Digo. Rasya natin sa Pilipinas. Palit-palit ito. Ang problema, pag nandiyan kayo nakapwesto, gusto na ninyo habang panahon, ha? Hanggang apo ninyo sa... Alam mo, demokrasya to. It simply means that at least there is over time we have to go into electoral process. If you are retained by the people, it's because you are performing well, hindi ka corrupt, maganda ang record mo. Pero kung masamang tao ka or you are an idiot, incorrigible, ayan ang cleansing process ng ano, demokrasya, elections. So, wag na tayo dyan yung, kasi ang, maganda naman ang konstitusyon natin. Wala namang nangyayari. Wala namang patayan, walang dahil lang sa konstitusyon. Ang kalaban natin yung NPA, pero wala na halos. Tapos na. So bakit pa tayo magpasok ng masakit ng ulo na alam ninyo na para mapat talaga sa in order to, you know, you want to stay in power. Ayop yung mga pangalan ng mga ano, yung mga dugyot supporters ni Marcos, oh. Makakaiba yung mga pangalan eh, no? Halatang iisa lang eh. Hindi na ganun na ang gobyerno, Adre. Ang gobyerno dapat palit-palit. Huwag mong suluhin. Kaya nga may election para kung ayaw ng tao gas sa iyo, mapalitan ka. So, do not with the constitution because it would mean
only trouble for our country. We're okay. Wala tayong problema. Sa ngayon, wala talaga. Huwag ninyong umpisahan kasi wala kayong gino, every election, every president, ang pumapasok sa ulo is to change the constitution. For what? Alam mo, Totok, alam mo kung bakit? Gusto lang to open as a the na para ma-elect sila or ma-perpetuate or extension of terms. Walang ganunan. Demokrasya to eh. The Philippines is a democratic state. It provides for an election for an orderly change of government from time to time. It's a cleansing process. If the people cannot stomach your duty or maybe a mediocre performance, hindi maghanap ang tao na bright at saka marunong. Huwag tayong pumasok dyan sa mga ganun. Wala na kayong maisip every term of a new president. Nandiyan papasok talaga yung constitutional change. For what? Para na magulo. Sabi ko nga, huwag ninyong personalin itong gobyerno. Hindi ito monarchy na pag namatay ka, ipasok mo yung anak mo, pati pinsan mo, pati kapatid mo sa labas. Pati yung anak itong mo sa gobyerno na ito, para ito sa... Para sa matitinong Pilipino. Alam nyo, noon man at ngayon, iisa lang ang sinasabi ni Tatay Digong. No, walang dagdag bawas, hindi man lang nagbago. Yung abot sa konstitusyon, ganun pa rin. Diba? Kaya talagang mas kapanipaniwala eh. Oo, talagang alam natin kung ano talaga yung pinaglalaban dito ni Tatay Digong. So yun o, siguro sapat na yung video na to para pangsupalpal sa mga tansu vlogger dyan na patuloy na naninira sa mga ano, sa mga Duterte, patuloy na gumagawa ng issue na kaya daw ito ay dahil ito daw ay may plano pang tumakbo or maging tumakbo bilang presidente. Doon pa lang isang malaking katangahan yun. Alam naman nating lahat, no, na si Tatay Digong ay hindi na po pwedeng maging presidente. Natunang una, sinabi niya po na siya ay tapos na. Kung maaari man yung mga anak niya at nanggaling na rin mismo sa bibig or sa kay BP Sara na malayo pa ang 2028. Kaya malayo pa yung sinasabi ng mga anti-Duterte na ang pwesto sa gobyerno ang hinahabol ng mga Duterte. Napakalabo talaga, alam niyo, sa totoo lang talaga. Kaya ewan ko ba kung anong meron utak ang mga tao ngayon, lalong-lalo na yung mga tansu vlogger na yan. At eto, speaking of ICC, no, pag-usapan na rin natin to. Eto, dating PNP chief Albayalde, di nangangamba sa ICC investigation. So eto na nga, si Albayalde, eto ay alam na natin na retirado na ho ito, no? So hindi ko po alam bakit patuloy pa rin siya naman ngayon ang pinupuntirya, no? Siya yung